guys! Konnichiwa! Welcome to my channel. This is Apol again. In this vlog, I will be sharing you guys my feeling. Kung ano ang feeling ko nung nakita ko na yung nakita ko yung price ng Jollibee stocks po namin. By the way, part po sa as a mama na as a wife is to manage sa finances ng family, di ba? So as sa akin din, nag-invest kami ng konti sa Philippine stock market through COL Financial, yung broker po namin. So, may kunti kaming stocks din. And then, while checking, nakita ko yung Jollibee na stocks namin na bumaba po. So, i-share ko po sa inyo yung ano pong nangyari sa Jollibee stocks namin. Okay, stay tuned! Back. By the way guys, I started investing on stock market through COL way back 2015. So ano pa ako noon, talaga pa. So up until now, so add upan ng ano, kukunti-kunti yung mga stocks namin. Stocks pa. Hindi, maliit lang talaga yung stocks namin ha, hindi yung ano. Kasi hindi naman ako yung marunong talaga sa stock market eh. Nagsisimula pa lang din. And I'm not into technical analysis po. Hindi ko marunong sa technical analysis. So, ito po yun. So, tingnan nyo po yung, ano, yung table sa stocks po. So, ito na po yung table ng stocks namin po. So, kahapon po ito, November 14. Okay, so ito yung mga stocks namin, BDO, BPI, Cebu Pac, FPH, and ito yung Jollibee. So, ang market price po kahapon is 202.60. And then, look at, nag-negative po ang gain or loss na row. So, negative po ng lagi po kami ng 230 kasi binili ko po itong stocks na to at 210 and then ngayon 202 na lang. So, ito po. Pero guys, yung madami yung stocks namin pero maliit lang po yung shares na o namin ha. Hindi po masyadong marami na po. Kunti lang. Okay guys, ngayon November 15, kanina 9:47 AM nang check ako ulit kung magkano na ba ano na ang update ni Jollibee. So, yung price ngayon is 206.20 na siya. So negative pa din, 287. Pero medyo maangat-angatan na siya ng konti. Okay, so kasi pagbili ko nito last 2015, 210 per share siya. So ngayon 206 na, so lugi. Pero okay lang. Okay, so guys, I'm sorry again ha. Hinide ko yung mga yung total per shares at saka yung amount kasi maliit lang naman itong ano namin eh. Yung mga stocks namin dito sa ano, stock market. Buy when the price is low. So, yun. So, magpapanik ba? Parang konting panic lang din, pero opportunity naman din siya na mag-add up ka ng number of stocks mo. Kasi, yung Jollibee, parang overpriced na siya yata. And then, ngayon lang bumaba. So, chance na ngayon natin yung na mag-add ng stocks. Ang reason pala guys na bumaba sa 206 per share yung Jollibee sa mga na-research ko po through Marvin Germo din, yung isa sa mga guro ng financial. Nag-research ako na yung Jollibee pala nag-acquire ng US brand yung Smash Burger.
US brand na food chain din. And then in this year sa first quarter, nag-turn out na hindi pala masyado mataas ang earnings. So yun from 270 and then bumaba and then hanggang ngayon na 206 na lang. So yung stock po namin, by the way, ang Jollibee pala is considered as blue chip na stocks. Kumbaga yung for long term siya na stocks. Isa sa mga top 10 na blue chip na mga sa biggest company sa atin sa Pilipinas. Isa na din yun, isa na sa biggest sa blue chip companies, Ayala Land, Ayala Corporation, SM, at iba pa, marami pang iba. So yun, pag gusto mong mag-invest ng long term, mag-invest ka sa blue chip na stocks. Kung pang short term naman, may Philinvest, may Metro Bank, meron marami namang stocks na for short term din. Tsaka hindi naman siguro malulugi ang Jollibee, di ba? Kasi ang lakas-lakas ng Jollibee sa atin, di ba? Parang siguro mga 80% ng Filipino is gustong-gustong kumain ng Jollibee. So, yun. Hindi tayo dapat mag-panic at tsaka go lang ng go for long-term investing para sa future po. Okay, goodbye. Thank you. Thank you for watching, guys.